Kamakailan sa kanyang mga interview at sa social media ay tila emosyonal ang megastar na si Sharon Cuneta. Bakit nga ba? The Philippine Showbiz List presents, Bakit Emosyonal si Sharon Cuneta sa Pasko? Sharon says, keeping second marriage work is a struggle. Sa YouTube vlog na Luis Listens to Sharon Cuneta na in-upload nito lang December 12, 2023 ay naging bukas siya sa pagkwento tungkol sa kanyang mga struggles sa kanyang mga romantic relationships sa mga nagdaang taon. Binanggit niya na ang tanging bagay na hindi ibinigay sa kanya ng Diyos sa kanyang buhay ay isang stable marriage. Noong bata pa nga raw siya ay ang tanging hiling niya ay magkaasawa, magkaanak at alagaan lang ang mga ito. Tinitimbang ni Sharon ang kanyang unang kasal at sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataon na gawin ito sa pangalawang pagkakataon, sinabi niya na nanatili itong isang hamon dahil sa pagkakaiba nila ng kanyang current partner na si Senator Kiko pagdating sa mga pananaw sa buhay at sa pagiging politician nito na siyang ayaw naman niya pero nagawa naman nila itong mapagtagumpayan. Ayon kay Sharon, ang dahilan kung bakit nanatili ang kanyang second marriage ay dahil sa kanilang mga anak. Ngunit anuman ang mangyari sa likod ng mga saradong pinto ay ang hindi palagi nakikita at naiintindihan ng mga tao na nagiging sanhi ng dahilan ng paghihiwalay. Sharon's cryptic post. Kamakailan, nagbahagi ng sunod-sunod na cryptic post sa social media si Sharon. Dahil dito, naging usap-usapan ang relasyon ni Sharon kay Gabby Concepcion, pati na rin nakasalukuyang kalagayan ng kanyang pagsasama sa asawa niyang si Senator Kiko. Patuloy kasing tinutukso sila Sharon at Gabby sa isa't isa at may ilan pang ang umaasang magkakabalikan sila kahit may kanya-kanya na silang buhay at pamilya. Tila na puno na nga si Sharon dahil dito, kaya dinala niya ang nararamdaman niya sa Instagram at nagpahayag na kanyang damdamin tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa sunod-sunod na cryptic post ni Sharon sa kanyang Instagram, ginamit ng ilang fans bilang palatandaan na patuloy ang ugnayan nila ni Gabby at lumalalim pa ito. Sa kanyang cryptic post, tinukoy ni Sharon ang tungkol sa katapatan at pag-iwan sa isang tao. Ani Sharon, siya ay loyal at hindi niya ito iiwan para sa ibang tao, kundi iiwan niya ito para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapayapaan, katinuan, respeto at dignidad. Sumunod dito, ipinost niya isang art card na may nakasulat na, "May you soon meet the reason why the universe did not allow you to settle." Kahit walang direktang pagsasabi ng anumang pangalan, may mga nag-aakalang tinutukoy ni Sharon si Kiko sa kanyang mga post. Ayon sa mga ito, parang hindi masaya si Sharon sa estado ng kanyang buhay sa kasalukuyan. Dahil sa hinalang may pinagdadaan ang problema, ang relasyon nila bilang mag-asawa, sinamantala ng ilang tapat na tagahanga ni Gabby at Sharon ang sitwasyon. Hinimay-himay nila ang mga pahiwatig ng mga mensahe ni Sharon at nagkaroon sila ng teorya na baka muling nagbalik ang pag-iibigan ni Sharon at Gabby sa isa't isa. Sa isang post ni Sharon, muli siya nagbahagi ng isang quote patungkol sa nakaraan na naglalaman ng mensaheng, "The past is a place of reference, not a place of residence. The past is a place of learning, not a place of living." Kahit walang eksaktong pahayag kung para saan o kanino ang mensaheng ito, ilang tagahanga ng Sharon and Gabby love team ang nakadama ng kalungkutan. Ang inaasahan nilang kilig sa mga nangyayari ngayon kina Gabby at Sharon ay biglang nawala na nabawasan ang kanilang pag-asa. Ang sumunod na post ni Sharon ay diretsahan na niyang sinabi at hindi na idinaan sa anumang quotes para yata hindi na umasa at magising na ang ilang fans ng tambalan nila ni Gabby. Sa kanyang Instagram post noong December 12, 2023, nanawagan si Sharon sa kanyang mga fans at nagbigay ng isang paalala sa realidad. Ayon kay Sharon, may kanya-kanya na silang buhay ni Gabby at trabaho na lamang ang nag-uugnay sa kanila. Lininaw niya na wala silang komunikasyon ni Gabby at hindi sila nagkabalikan. Pagkatapos ng araw ng kanilang concert ay hindi na raw sila nag-uusap o nag-text at hindi rin nagkikita. Naiintindihan naman daw niya kung bakit maraming naging sentimental sa reunion concert, ngunit may dahilan din kung bakit hindi na sila muli nagkabalikan mula na maghiwalay sila noong 1987. Ang tanging nag-uugnay na lang sa kanila ni Gabby ay pagkakaroon nila ng anak at hindi na yun hihigit pa sa anuman. Inihayag din ni Sharon na yun na ang huling pagsasamahan nilang dalawa na proyekto dahil nahirapan ang kampo niya sa mga kondisyon nito at malaki raw ang isinakripisyo ng kampo ni Sharon para kay Gabby para lang matuloy ang naturang reunion concert. Kasunod nito ay nakiusap si Sharon na huwag nang idamay ang kanyang mga anak sa pangbabash sa kanya. Makahulugan din ang sumunod niyang mensahe kung saan sinabi niya ang mga katagang, "This is why I sometimes wish I never had married either Gabby or Kiko because four innocent souls had to be dragged into their mama's complicated life."
Sharon says should have stayed single after Gabby. Sa Fast Talk with Boy Abunda noong December 19, ipinaliwanag ni Sharon ang kanyang makapagdamdamin na pagkikita ulit kay Gabby at Casey sa Entablado para sa kanyang 3-part Dear Heart concert noong November. Sa isa sa kanilang concert nights, gumawa ng surprise appearance si Casey na nakapagpaantig kay Sharon matapos ang 9 hindi pagkikita. Sinabi niya sa pagkasaksi niya sa kanyang ex-partner at anak nila na magkasama ay na-realize niya kung ano ang nawala sa kanila. Anya, wala man daw pamilyang perpekto, kaya siya naiyak noon ay ramdam niya ang nararamdaman ni Casey nang umakyat ito sa stage. Hindi raw sana sila nawala ng sobra at maaari sana raw silang tatlo magkaroon ng magandang buhay. Pero may mga pangyayari talaga sa buhay na hanggang ngayon ay ikinakukurot na kanyang damdamin bilang isang nanay na kahit anong material na bagay ang ibigay mo sa anak mo ay mas gusto talaga nito na magkasama ang kanyang mga magulang. Nabanggit naman ni Sharon na ang kanyang unang pamilya ay dapat na natiling buo. Naging bukas din siya tungkol sa naisip niyang manatiling single at mag-isa nang masira ang una niyang kasal. Hindi raw niya naisip noon na mabubuwag ang pamilya niya. Pero kung ganoon man daw ang nangyari, hindi darating sa buhay niya ang mga anak niya sina Kaki, Miel at Miguel. Dapat daw siguro na nanatili na lang siyang mag-isa para hindi niya nadami pa ibang mga anak niya na walang kamuwang-muwang. Isinalang-alang din ni Sharon ang kanyang masalimuot na buhay at kung paano niya nais na hindi niya hinila ang kanyang mga anak dito. Sharon apologized for being emotional. Nagbahagi naman si Sharon sa Instagram noong December 21 ng lumang poster ng pelikula niyang Pasan Ko ang Daigdig, kung saan humingi siya ng paumanhin sa caption sa kanyang pagiging emosyonal nitong mga nakaraang linggo. Sinabi niya na ito ay dahil matagal niyang nararamdaman na tulad na nasa poster. Pakiramdam niya na matagal niyang pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Marami naman sa kanyang mga tagahanga ang naawa at dumamay sa kanya. Sharon wishes the end of misunderstanding between her children. Sa pagbisita ni Sharon sa morning talk show ng Magandang Buhay noong December 22, ay naging emosyonal siya matapos pag-usapan ang tungkol sa noong mga masayang Pasko niya kasama kanyang mga magulang. Nang tanungin kung may nakaraang Pasko na nais niyang balikan, sinabi ni Sharon na maliban sa mga Pasko noong siya ay bata pa, ang gusto niyang balikan ay yung mga panahong kompleto ang mga anak niya tuwing Pasko. Dahil ngayong taon daw ay ang unang beses na magsiselebrate si Casey ng Pasko kasama kanyang amang si Gabby. Ito rin daw ang unang pagkakataon sa buhay niya at sa buhay ni Casey na hindi sila magkasama sa Pasko. Pero okay lang naman daw ito sa kanya dahil unang pagkakataon nga naman ito nila Casey at Gabby na magkasamang iselebrate ang Pasko. Naibahagi rin ni Sharon na may tampuhan ang kanyang mga anak na hiniling niya na maayos na ang mga ito. Hindi na niya idinetalya pa ang tungkol dito pero sinabi niya na normal naman talaga sa mga magkakapatid na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sharon reconciled with her brother Chet. Sa ngayon burado ng Instagram post, inihayag ni Sharon ang pag-amiss niya sa kanyang kapatid na si Chet Cuneta na 3 na niyang hindi nakikita at nakakausap. Binanggit niya na ilang beses niyang sinubukang kausapin ang kapatid pero hindi pa rin niya makausap. Ngunit tila maaga ang Pasko para sa megastar dahil sinagot ng kanyang kuya Chet ang hiling niyang ayusin nila ang hidwaan o tampuhan na nangyari sa kanila. Noong December 23, ibinahagi ni Sharon ang kasiyahan niya dahil nakipag-communicate sa kanya ang kanyang kapatid. Ibinahagi niya ang isang lumang larawan ng kanilang pamilya upang ibahagi ang magandang balita at itinuturing niyang pinakamalaking regalo sa kanya ngayong Pasko. Sinabi rin niya sa caption na Chuck na masaya ang kanilang mga magulang na nasa langit na makitang maayos sa silang magkapatid. Sharon's heartfelt message to Casey on Christmas Eve. Nagbahagi rin si Sharon ng larawan ng bakanteng upuan sa kanyang social media accounts na para sa kanyang pangalan na anak na si Casey. Sa Instagram post niya na may caption na, "One seat empty but place still set, I miss you Casey." Makikita ang larawan ng bunsong anak na si Miguel habang kumakain at isang bakanteng upuan na minakahandang kubyertos na nakalaan para kay Casey sa kanilang Christmas table. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!